Gusto mong kumain ng ganito kalambot na banana cake pero wala ka namang oven? Tara, turo ko sa'yo kung paano ko ito ginawa. At pwede mo rin itong gawing pangnegosyo. So, gamit lang tayo dito ng isang pirasong hinog na saging. Yung talagang sobrang hinog na niya. So, pansin nyo, nangitim yung balat niya kasi nilagay ko po siya sa ref. So, ito gagamit lang tayo ng isa. Imawash natin ito or dudurugin natin ito. So, ito yung mga sangkap natin. Isang pirasong itlog, 1/2 cup ng tubig, 1/4 cup ng oil or mantika, 1 cup ng all-purpose flour, 1/2 cup ng sugar, 2 tablespoon ng milk powder, pinch ng asin, 1 teaspoon lang ng vanilla extract, and then 1 teaspoon ng baking powder and kahit mga pinch lang ng baking soda. Optional lang kung maglalagay kayo ng food color. So, una ay batihin muna natin ng itlog. And then, ilalagay na natin ang 1/2 cup ng sugar. Kahit brown sugar, okay na. And then, yung ating milk powder. So, haluin lang natin ito hanggang sa matunaw yung sugar natin. Lalagyan na natin ang ating 1/4 cup ng oil. Haluin uli natin. And then, lalagyan na natin ang 1/2 cup ng tubig. And yung ating 1 teaspoon ng vanilla extract at asin. And then, lalagyan na natin yung ating mashed banana. Haluin uli natin. So, dapat tunaw na yung ating sugar. Ilalagay na natin ang 1 teaspoon ng baking powder and baking soda. And optional lang kung gusto nyo maglagay ng food coloring. So, haluin lang natin ito hanggang sa matunaw yung food color. Ilalagay na nga natin ang ating 1 cup ng all-purpose flour. Haluin natin. So, gagamit lang ako dito ng llanera ng leche flan. Greenies ko lang ito ng margarine. Kung wala kayong margarine, pwedeng oil na lang para hindi dumikit yung inyong banana cake. Ilalagay na natin ang ating batter or mixture. Eto, technique ko lang ito para pag naluto siya, yung parang pumuputok siya or bumubuka siya. So, bali mantika lang po itong ginagamit ko. So, and then steam na po natin ito. So, binalot ko lang po yung takip natin ng kahit anong tela para hindi mapatakan yung ating mixture, yung ating ibibake. And then, so make sure na kulong-kulo po ang inyong tubig or talagang kumukulo po siya, kumbaga nasa high temperature para yung pag-alsa niya ay maganda. So, ibibake natin ito ng mga 25 to 30 minutes. And then, ito na nga ang ating banana cake. So, antayin lang natin itong mag-cool down. Pero kahit hindi na, kung gusto nyong kumain ng mainit-init pa, okay na okay. So, ito na ang ating sobrang lambot na banana cake. So, ayan, matitikman nyo na rin ang banana cake kahit wala kayong oven. So, sana nagustuhan nyo ang recipe na ito. Pwede nyo rin itong gawing pangnegosyo. So, ayan, pwede na kayong kumain ng banana cake anytime kahit wala kang oven. So ayan, sana nagustuhan mo ang recipe ko. Thank you for watching. Huwag mong kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Bye!